At gano'ng katagal na kayo nagiging polygraph examiner sa NBI? I was almost 9 years in being polygraph examiner yun, ano? Sa NBI talaga kayo nagsimula? Yes, Mr. Gale. Ano po ang masasabi niyong specific training niyo o certification na magsasabing isa kayong dalubhasa sa polygraph examination? Before I been recognized as polygraph examiner under National Bureau of Investigation, nagkaroon pa ako ng maraming training po, Your Honor. At the same time, before pa ako umawag ng mga kaso sa lie detection, kailangan po maka-complete pa ako ng 100 subject before I recognize 200 cases pertaining lie detection po, Mr. Taylor. So, are you a member of any professional association or organizations related to polygraphy? May mga association ba kayo? ASEAN? O sa Pilipinas o sa ibang bansa? I have a training also galing po ng ibang bansa, Your Honor. Just regarding the computerized polygraph machine conducted by Mr. Kukuran, which is the senior operation of the machine we being used. Mr. Dear. So yung computerized machine, yun yung ginamit nyo sa polygraph examination ano nakaraang linggo? Yes, Mr. Dear. With the permission of Assistant Director Papa and Attorney Mr. Basilio Ayana, lahat po ba ng sinabi ni Mr. Peran ay inyong kinoconfirm na siya isang eksperto sa polygraphy? Good afternoon, Mr. Chair. Yes, sir. Confirm ko po lahat na sinabi ni Mr. Peran. Meron na akong kikwento. Okay, excuse me, Your Honor, bago natin papasukin po si Senador Rafi Tulfo, no, sa kanya pong pagtatanong dito po kay amo po ng kasambahay na si Nanay LV, si Franz Ruizo, na kung saan bagsak ko sa kanya pong lie detector test o polygraph test, no. Nice ko lamang kung i-share sa inyo na yung pong gumawa ko nitong polygraph test o lie detector test ay taga National Bureau of Investigation. At katulad po ng sinasabi po nila na ito pong gumawa nito o nag-examine nito, no, ay totoo po at klaro na mayroon hong basihan ang pagkabagsak ko ibig sabihin, sabi nga ho nila, bagsak ka. Di ba? May term ho dito eh. Pakinggan po natin, panoorin natin. Okay, patingin ko lamang ho. Denver Gobelio, notify, salamat. Marilyn Gobelio ng Kanaya, notify, salamat. June Dumikil is watching, salamat. June Dumikil, Marilyn Gobelio ng Kanaya is watching. Alvin Umandam Taata is watching. Salamat ha, Alvin ha. At June Dumikil, isang magandang hapon, Boss Joe. Ituloy ho natin ito. Ito pong ating pong programa sa hapon na ito, Hulika News TV. Paki-follow po ninyo ang aking pong Facebook page at paki-like po ninyo sa lahat po ng mga followers at sa lahat po ng mga nag-like nito. Salamat po sa inyo ng marami at paki-subscribe po ng aking YouTube channel, Hulika TV. Okay, tuloy ho natin. Reliable talaga ang lie detector test, polygraph test. Depende kung sinong agency ang gumagawa. Of course, in this case, NBI, mas lalo pa para sa akin. Although meron akong kailangan ipa polygraph test sa programa ko, Truth Verifier yung inahire namin, which is also a very credible agency sa detector test. Ikikwento ko lang po, recently meron pong isang pamilya minasaker, yung misis, pinatay ng tad-tad na saksak kasama yung kanyang dalawang anak. Okay, and then na-interview ko po yung mister. Sinabi niya na wala siyang kinalaman doon sa krimen. Bakit niya gagawin yun? Bakit niya papatayin yung kanyang nanay, ay kanyang misis at yung kanyang mga anak? Imamasaker niya. Hanggang sa yung mga polis blanco, they don't know kung sino yung suspect. Nung pinag-detective test ko po, yung si mister, nung makita ng mga polis na deceptive siya, doon nagkaroon ng idea yung polis kung paano nila atakihin yung pag-imbestiga. So ginawa ng mga polis. So sabi po dito, excuse me po, Your Honor,
Senador, Senator Rafi Tulfo, lumalabas po dito na ang isa hong polygraph test o lie detector test ay nagamit po talaga ito bilang isang kasangkapan sa investigation ho ng PNP o ng Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno para ho makakuha ho sila ng giya o guide ho dito na kung ang isang suspect po ay nagsisinungaling o hindi. Dito po nila napatunayan na habang pong after the result of lie detector test o ng polygraph test ay nakita po nila na nagsinungaling po yung victims no o yung ano sorry yung suspect po ayon po kay Senador Rafi Tulfo nung gumawa po ng investigasyon ng Philippine National Police. Hindi po ito dito po ang sinasabi ko kundi po yung ginawang halimbawa po ni Senador Rafi Tulfo. Okay, tuloy ho natin. Ina, yung father ng padrin pamilya at doon nahuli siya. And because of the lie detector test, inamin ng kapulisan nang dahil po sa inyo, Mr. Tulfo, nung hinamon mo ng lie detector test si Mr. Pumayag, doon namin siya nakahon. Pero kung hindi dahil sa lie detector test, hindi namin siya makahon dahil sobrang kasinungalingan parang ginagawa nito. Kumbaga, matindi sa pagsisinungaling yung mister kasi pala niya sinasabi, bakit ko imamasaker yung misis ko at dalawang anak ko? Why would I do that? Hindi pa naman ako sira ulo. Pero dahil sa lie detector test, nakahon siya. Now, having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Ayan po, tinatanong po ni Senador Rafi Tulfo, ito pong amo ng kasambahay na si Nanay Alvi na si Amo Franz Ruiz o Francia Ruiz, no? Na tinatanong po niya, ikaw ba'y pumasa o bumagsak? Pero ito po ang kanya pong sinasabi ni Ginang Francia Ruiz. Franz Ruiz. Ako po'y nagsasabi ng totoo. Hindi nga, ang tanong ko lang, sa palagay mo, ikaw ba'y pumasa o bumagsa? Yun lang sagutin mo. Basta po sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw'y pumasa o bumagsa? Opo, pumasa po. Pumasa. Matanong ko lang, with your indulgence, noon po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po, si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel? So, wala yung abogado niyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado lang to, yung committee chairman, yung committee secretary? Papirma lang noon. Okay, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na pag-hearing dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos akit na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Yung pong word na deceptive, ha? Alalahanin po ninyo, tandaan po ninyo, deceptive ang resulto ng polygraph test o lie detector test, ha? Okay. So, yung sinasabi kanina, nung pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witness. Nerissa Kabati Albius is watching. Salamat po sa inyo, Nerissa Kabati Albius. Ang dami natin pinag-usapan pag ilang araw natin hearing. Ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi, eto na yung end game para sa bakit na. Okay. At yun nga po, ha? Yun nga po. Kung naghamon sa inyo at ay from day one, nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya, pati ito mga kulong. So ito, magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Period. Tatanungin ko ngayon, ang NBI, ano pong ibig sabihin ng indicative of deceptions? Who can answer this? Well, how do you explain this in layman's language? So yung ibig sabihin po yung ang ibig po sabihin, nagsisinungaling po yung subject nung ibigay po yung mga tanong na nabanggit po sa report. Okay, salamat at maliwanag po, ha. Maliwanag po ang result po ng lie detector test o ng polygraph test ni Ginang
yung amo ho ng kasambahay na siya po'y bagsak po. Ha? Okay? At sana po, ha? Lalabas po ang katotohanan dito at makuha po ang hustisya ho ni Nanay LV, no, na isang kasambahay at pakishare lamang po ninyo ito upang po mapanood po ng iba. At thank you po so much sa inyo. Sa inyo pong ano. Mamaya ho, isa po sa mga topic din ho natin, dahil kanina lamang may tumawag po sa akin, nagtatanong na pati ba naman itong pagsusuot ng t-shirts no, ng mga binigay, ng ibinigay ho ng mga kandidato kahit during the campaign period ay pinagbawal pa rin ho ng Commission on Election. Tayo ho'y manawagan ho sa chairman o sa commissioner o chairman ho ng Commission on Election na si Chairman Attorney George Garcia na bakit ho ngayon pa lang ito inilabas ho nila ho itong barangay election ho, ito ay na-postpone na ho, di ba? Noong mga panahon na-postpone po ito dahil meron naman pala tayong sinasabi na omnibus election code, no, o batas po dito sa ng election, batas ng election, dapat ho noon pa ito sinabi ho, ho noon pa ito nila diniklara, no, na mas maaga para po yung mga kandidato katulad ho niya ng halimbawa pinagbawal sa barangay Sangguniang Kabataang Eleksyon ang pagsusuot ng t-shirt na nandyan ang mukha at pangalan po ng kandidato. Bakit nung panahon ng national election hindi ho nila ito hindi ho nila ipinagbawal? Para ngayon lamang ho ito nangyari na wala namang masama kung ito'y nasa batas, dapat ho pari-pariho, pantay-pantay. Dapat noon pa lamang ho. O, dapat noon pa lamang. Kaya ipinatigil na ho ito. Di ba ho? Cayetano. Our distinguished colleague, Senator Alec Cayetano, is recognized. Sir President, if we look at the book of Isaiah, may nakalagay po doon, you are our God. You are our King, you are our lawgiver, you are our judge. Kung sasabihin mo sa isang tao yon, sasabihin mo diktaturya. Kasi hindi pwedeng judge, lawmaker, prosecutor, presidente, executive, legislative, judicial in one. No? But the kingdom of God is perfect. God is perfect. That's why governments try to emulate, try to bring that kingdom here on earth. Kaya nga sa Lord's Prayer, it's thy kingdom come in heaven, di ba, here on earth as it is in heaven. Kasi perfect yung pagpapatakbo doon. Why do I mention this? Because we're not perfect. We try to have a
system na nakahiwalay yung executive, legislative, and judiciary, but still may imperfection kaya ka may media. No? Yung many, many Christians around the world, you also need prophets. And this is what Brother Eddie is to many people, a prophet to the nation. A prophet, in a sense, is like the media because he has to say things that are from God that not necessarily gustong pakinggan ng mga gobyerno na yon. So I remember the time na sobra ang corruption, Brother Eddie speaks out. There are some contemporary issues na very sensitive, but it is not the words of Brother Eddie, it is the words of God that he has to speak out. But come to think of it, if Brother Eddie was here or any one of the millions of JL members around the world, they will not ask us to glorify them. They will tell you, one, give all the glory to the Lord Jesus Christ. And number two, Brother Eddie will share the word with you. So, since na last na rin po ako, maybe I can speak a little bit for Brother Joel,
As majority leader siguro, hindi na siya babate sa JL. But kanina, binibiro ko po si Senator Bato. Sabi ko, sobra namang aral mo. Kasi nakita ko sa DFA, nag-aaral. Pagdating dito, inaaral yung speech niya sa panuntext. But siguro po, kung nandito si Brother Eddie, baka tinabihan tayo isa-isa at tinanong, kilala mo ba ang Diyos? Do you have a personal relationship with the Lord Jesus Christ? Do you know His kingdom? So siguro in honoring their 45th year, let's get to know what they're about. And again, yun po ang naniniwala kong lalabas sa bibig ni Brother Eddie. Kung nandito po si Sister Dory, of course si Mayora Joni, I know that cuts deep into the heart of the Villanueva family. But what brings them common joy is that the Lord gave them 45 years to say that, mga pastor ng JL, Jesus is Lord? Hindi, ano yung sinasabi? Prati ni, ano? Brother Eddie? Jesus is Lord? All over the world. Jesus is Lord in the Philippines. God bless you. Thank you po very much. Thank you very much, our distinguished colleague, Senator Cayetano. And
Kahit kailan, hindi ba ako kayo nag-away ni Dodong? O ni JM? Hindi. Hindi po. Kahit kailan? Apo. May gusto ko ba kay Dodong? Wala po. May gusto sa'yo si Dodong? Wala rin po. Wala. So lahat ng mga ipinahayag ni Ginang Franz Ruiz ay pawak kasinungalingan. Totoo ba yun? Apo, totoo po. Hindi po totoo. Gumagawa lang siya ng istorya na si Jay, na si Dodong ang nanakit sa'yo. Hindi po. Hindi po yan totoo. Si Ate Franz po talaga nanakit. Nanakit. Siya lang? Opo. Yung asawa? Hindi. Paglasing lang po. Ano ginagawa sa'yo ng paglasing? Yung lalaking amo mo? Naninipa po. Sa kanisipa? Anong parte ng katawan? Buong katawan ko po. Pati mukha? Opo. Pati mukha, sinisipa ka? Sinusuntok po. Sinusuntok ka sa mukha? Nung lalaki? Opo. Ano gamit? Kamao lang niya o merong instrumento na hawak? Kamay lang po. Kamay niya? Opo. Gaano kalakas ang suntok? Kasi lakas palakas po. Kasi lakas ang suntok ni Manny Pacquiao? Opo. Ha? Opo. Eh, matutulog ka na nun. Hindi ka na mabubuhay nun. Ilang beses kayo sinusuntok? Paglasing po siya. Ilang beses sa isang linggo?
pag nakainom? Pag may gusto lang po niya, pag gustong uminom. Pag gustong uminom, gano'ng kadalas yun? Gabi-gabi po. Gabi-gabi? O di araw-araw kang minamaltrato, sinusuntok kung gabi-gabi siya nakainom? Minsan po hindi, pag may sumpong lang po si kuya. Pag mainit ang ulo. Pag mainit ang ulo? Opo. So sa buong, sinusuntok ka sa muka? Opo, buong katawan ko nga po. Buong katawan? Opo. Okay, si Aling Elvi, anong ginagamit na instrumento sa inyo? Nino po. Yung si Franz, yung babae? Kamay lang po. Walang instrumento ginagamit? Wala po. Eh, yung nung pumunta kayo sa CR, sa Inodoro, nilublub, ano ba? Inano ba yung mukha mo sa Inodoro? Opo, si Ate Franz po yun. Ano ginawa? Sinubsob po niya po ako sa bowl. Tapos? Tapos po eh.
inuuntog po sa dingding ng CR. Yung ulo ninyo? Opo. Anong sinabi nyo? Nagmakaawa ba kayo? Sabi ko po, tama na tay, tama na. Hmm. Ano tuloy pa rin po siya. Tuloy-tuloy pa rin? Opo. Ilang minuto kang ginaganong sa CR? Marami na po. No, sa isang pangyayari. Sa CR po. Kaya nga, sa isang pangyayari sa CR. So katagal. Gaano katagal? Kung sinusubsub yung mukha mo o inuntog yung ulo mo sa dingding. Yung pong subsub sa bowl, parang limang minuto po. Yung pag-untog sa dingding? Wala pong tigil. Hanggang dumugo po yung ulo ko. Saan yung grip? What sabi niyo? Ha? Walang awat, walang puso. Opo. Kung totoo man ang sinasabi niyo. Opo, totoo po. Okay. With Estrada, if I may interject. Nung sinusunto ka, meron sing-sing yung amo mo? Wala po. Ah, walang sing-sing. Can we ask Ms. Franz Garcia Ruiz to please raise her both hands, para makita ko lang kung may sing-sing. Wala siyang sing-sing. So, kamao lang talaga. Opo. Salamat. Ang sabi ni Ginang Franz, ikaw daw ang pumapasok sa kwarto ni JM. Hindi po totoo yun. Si JM, ito yung isa, no? Isa witness. JM, totoo ba pinapasok ni LV sa kwarto? Hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Ikaw ba may gusto kay LV o vice versa? Wala po. Wala. So, opo. Pawang kasinungalingan natin sinasabi na hayag ni Ginang Franz sa nakarang pandinig. Opo. Sigurado ka walang hindi ka pumapasok sa o hindi pumapasok si Aling LV sa kwarto mo? Hindi po. Okay, no pumasok, kailan ka pumasok, kailan ka nagtrabaho kay Aling LV? Ay kay Aling Franz, kay Madam Franz? 2001 po. Ay 2021. Sino nauna sa inyo ni Manang LV? Si Ate LV po. Noong pumasok ka, ano itsura ni Manang LV? Malibag po eh. Ano? Malibag po. Ano to? Madumi. Apo. Malibag. Okay. Siguro ang tinatanong ni ang tutumbukin ni Senator Estrada, yun bang sitwasyon ngayon ni Manang LV at nung unang nakita mo pareho? Nung unang kita ko po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. Ah, so naabutan mo, nung bagong pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa. Opo. Mga sugat. Opo. Sa kanyang katawan. Ano parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso ba? Sa binti? Sa dibdib? Sa likod? Sa leg. Ha? Sa mukha po, tsaka sa leg, tsaka sa kamay. Sa mukha. Pero hindi pa siya bulag nung araw? Hindi pa po. Nakakakita pa siya ng dalawa niya mata? Opo. Totoo? Oo. Okay, hindi ka ba nagtangkang magtanong sa kanya o Aling LV, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit malibag? Hindi po. Bakit? Hindi ko pa po ganong kakilala. Kakilala? So, nung nagkakilala kayo, hindi kayo nagkwentuhan bakit siya nagkaroon ng sugat na gano'n o mga pasa ng gano'n? Yun nga po, sabi niya po, binubog daw po siya. Anong ginawa mo nung sinasabi? Meron ka bang nasaksihan na pambubugbog ng amo nyo dito kay Aling LV? Meron po. Ikaw mismo? Oo. Mr. Chair, pwede makasingit. Senator Tulfos. Since kausap mo naman itong si JM, kasi nakita ko dito sa sinumpang salaysay, isa ka sa mga inutusan. Yeah, si Dodong, saan ba si JM? Okay nga, ikaw JM, diba? Awa. Sinumpang salaysay ni Dodong na
kasama ka sa inuutusan itong si Franz Garcia na saktan si Manang LB, tama? Tama hindi ba ito? Po. Hindi totoo to? Itong nasa... Hindi. Itong salaysay na ito ay salaysay ni Dodong. Tama. Dito kasi salaysay ni Dodong. Ikaw si Dodong, ano? Sinabi mo rito na nakita ko, nasaksihan ko din po ng dalawang mata ko, inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LB ang mga kasamahan namin ng mga trabahador na sina Patrick at JM. Ikaw si JM, right? Diba? Tama ba yung sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpansalisay na isa ka sa inuutusan nitong amo na saktan si Manang LV? Inuutusan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya, po na sapukin ko daw po. Sapukin mo? Oo. Ano sinabi mo kay sa amo mo? Sabi ko po ayoko po te. O anong nung umayaw ka sa utos ng amo mo, ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Siguro Mr. Chair, tanungin ko lang sana si Dodong kung follow up lang. Dodong, natuloy ba yung pananakit base sa utos ni Mrs. Garcia o hindi? Hindi po. Okay. Thank you. JM. Yung huling tanong ko sa iyo, patay na mikropono ni. Kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam France? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po pag gabi. Tuwing gabi. Apo. Araw walang nangyayari araw. Paano mo siya nakikitang, paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam Francie Aling LB? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ng tindahan? Opo. O, paano mo nakikita? Mapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag matutulog na. Oo. Kita ko po, binubugbog po siya. Paano siya binubugbog? Pwede po bang demonstrate paano niya binubugbog? Kunwari ikaw si Aling France, si Madam France. Yung sinisipa-sipa po. Mm. Tapos sinasapok yung ulo. Saan niya sinasapok ang ulo? Suntok. Suntok. Awo. Kamao. Walang instrumento. Walang iba instrumento. Wala po. Gaano kadalas? Araw-araw? Gabi-gabi? Pag gabi po. Pag minsan mainit po ang ulo. Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po, pag ano. So, ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Oh. Tama po ba ako? Ha? Apo. Okay. The permission, Sir Estrada. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit? Ang salaysay. At binabawi mo yung unang salaysay mo. Kaiba, yung unang salaysay mo, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong pinirmahan sa CIDG, Mindoro, Police, noong September 12. So, bakit magkaiba? Nung una, at ang tanong ni Senator Estrada, eh parang pinagtatanggol mo si Mrs. Franz Ruiz. Yung pangalawa, iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay may nagturo sa'yo? Meron po. Sino? Si Ate Franz po.
Pirma ka. Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya nung unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Nailagay ko daw po na si Seattle Bay, napasok po sa kwarto ko. Na? Napasok. Umasok si Aling Elvis sa kwarto mo? Opo. Oo. Tapos? Tsaka po yung naglalagay po ng kalawang sa heater. Naglalagay ng kalawang sa? Heater. Heater? Opo. Oo, tapos? Tapos ako daw po ang sabihing may gawa nung pag sa mata niya po. Ano, ano? Ano pa? Saka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng? Washing po. Washing machine? Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro siya ni Franz? Opo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok? Opo. Pubic hair? Sa pagkain, totoo ba? Siya nagdikta nun? Opo. Totoo bang meron nilalagay si Aling Elvi? Wala po. Ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yun? Wala po. Walang ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Okay, salamat po sa inyo. At ito, magbalik tanaw lamang ho tayo dito po sa ating pong topic sa hapon na ito, no? Pakishare na lamang po ninyo ng ating pong programa. Yun nga po ang sinasabi ho dito na bagsak ho sa polygraph test o lie detector test. Ito pong si Madam o Ginang Franz Ruiz. At base din po sa ilan po mga testigo na dumating sa Senado upang pong magbigay ho ng salaysay, ng kanilang salaysay, na kung saan po ay minanipula o ibig sabihin tinuturuan, no, ng kanilang amo na idiin o si Nanay Elvi, yung kasambahay. Nasabihin ho nila na naglagay ho ng buhok doon sa pagkain, at sinasabi ho nila sinira ho yung washing machine, naglagay ho ng kalawang doon po sa heater at marami pa pong iba, no, para lamang ho madiin itong si Nanay Elvi. Bagamat sabihin na natin, ipalagay ho natin for the sake of argument, no, argumento. Palagay na ho natin na tama po na may pagkakamali si Nanay Elvi, pero hindi dapat ho pa rin ho saktan, di ba? Hindi pa rin ho dapat saktan ang isang tao dahil po sa kanya pong karapatan, dapat po siya sinampahan ng kaso. O hindi sasaktan. Siya po ay kakasuhan para po siya ay managot sa kanya pong ginagawa. E ang masama ho rito, yung pong mga kasama po ni Nanay Elvi na kung saan po tinuturuan Nito pong amo ho nila na si Ginang Franz Ruiz, no? Sorry, Franz Castro yung mababanggit ko. Isang congresswoman po yun. Isa pong representative ng Makabayan Black. Yun nga ho, ha? Okay. At nakakatuwang isipin ho na ganyan nga po ang nangyari. Di ba ho? I hope na... Okay. May boses ho ta. Akala ko walang boses ho. Thank you po ha. Bosing Oscar Astada sa Lipot. Sa Lipot ho. Thank you sa inyo sa mga comment po ninyo. Sabi ho dito kasi kanina na wala ang sound sa Idol. Thank you. At I hope po na i-share po ninyo ito para po mapanood po ng iba, no? Mapanood po nila ano po ang ginagawa o nagagawa ng isang taong nagsisinungaling. Di ba, sabi ho nga dito, huli ka. Di ba, nahuli ka ngayon na ikaw ay nagsisinungaling dahil lumalabas po sa iyong polygraph test o lie detector test na ikaw po ay nagsinungaling. Bagsak ka ho eh. Di ba? Nandun po nun, deceptive, di ba? Yung mga word na ho ganun, bahala na ho yung mga nakakaintindi. Bahala na po yung ating pong NBI, ang mga abogado ho nito, kung ano man po ang termino na yun, no? Huwag na ho natin pahabain. Ang importante ho rito na ipaliwanag ho natin at naipakita natin ang laki ho ng sakripisyo. Ulitin ko, ako po, ang programang ito, Huli Ka News TV, ganun din po ang aking programa sa radyo, sa DWBL 1240 dito,
patuloy akong tututok ko rito sa kaso ni Nanay Elvie. Halimbawa, dumating ang time na ito'y maisampa na sa korte, abay, nandyan ho tayo. Hindi ho natin pangunahan ho, korte, pero nandyan lamang ho tayo upang mag-observe kung ano na po ang tinatakbo. Kasi nga po, mabigat ho rito, ma-impluensya ang kanyang kalaban, ang kanyang amo, ma-impluensya, maraming pera, nakita ho ninyo kung ano po ang mga nangyari, di ba? Pinasok pa ho sa tahanan itong si alias Dudong, yung isa hong testigo ni Nanay Elvie, di ba? Marami po, no? Marami po mga nakikita nating mga pangyayari, di ba? Sana lumabas ang katotohanan. At yun nga, kahapon, nung isang araw, napanood ko na nagkaroon ho ng balitaktakan ito pong aking idol, si Congressman Erwin Tulfo, na medyo nahirapan po dun po sa pagdinig ng budget ho, hearing, no, ng Kongreso. Nahirapan po upang sagutin po ang mga katanungan ng kanyang mga katunggali, ibig sabihin ho, ng kanyang kadiskusyon ho, o kadiskusyon doon po sa mababang kapulungan o sa House of Representatives, di ba? O House of Congress. Pero ganun pa man, no, tayo itututok lamang. Huwag ho kayong mainip, at kung mayroon ho kayong mga topic ho na nais ho ninyo, salamat po ng marami. At ito nga po, mayroon hong isinend sa akin o nabasa ko sa akin pong Facebook account na marami pong accomplishment ang Manila Police District. Isa po sa accomplishment po ng Manila Police District ay yung pong anti-illegal gambling, oh, yung pong pagsusugal, no? Oh, Caracruz, Baraja at iba pa, no? Na hinuli ho ng ating kapulisan. Kaya congratulations. Manila Police District ba ito or Southern Police District? Sorry, Southern Police District. Oh, salamat po, congratulations sa inyo pong mga operation, police operation. Kaya doon po sa mga nagtatanong kung ano po ang illegal na sugal, itanong po ninyo. Oh, dahil katulad ng aking sinasabi, mismo pong si Congressman Rodanti Marcolita ng isang party list ho, ay sinasabi po na may mga sugal. No, ganun din po si Senador Rapi Tulfo. Ho? At mayroon kasi naghahamon, nag-challenge ho sa atin na gusto daw ho nilang maiparating itong aking pong ginagawang video sa Kongreso at Senado. Iparating ho ninyo. Dahil dapat ho, kaya pag ito'y naiparating, ho, lalabas ang lahat. Ho, apektado rito, marami. Isa na ang pulis ho dyan. Bakit pinintulutan na may sugal po sa kanila pong area of responsibility? Sa kanila pong jurisdiction, area of jurisdiction ho nila. Ha? Kaya, ha? Hintayin lamang ho ninyo. Yung pong sinasabi ho ninyo na mayroon po kaming Security Exchange Commission. Ha? Nakakuha ho kami sa SEC, registration. Tama. Lahat po, maski po siguro ang ilagay mo, kawatan ako. Ha? Bibigyan po ng SEC registration yan. Dahil wala naman pong, hindi naman ho sinasabi kung mukawatan ka ay magnanakaw ka, hindi po. Ha? Pero yung iyo pong illegal na gawain, eh, hindi ho makikialam si SEC sa'yo, si Security Exchange Commission. Ha? Tandaan ho ninyo, online sabong ho, legal ho yan noong mga panahon. Ha? Bago ho magtapos ang termino ni dating Pangulong Duterte, pinakansila ho niya. Pinatanggal ho niya. Ha? Katakot-takot ho na balitaktakan ho dyan sa Kongreso at sa Senado. Tandaan ho ninyo, kahit gawing legal pa, kahit ho maiparating ho sa Kongreso Senado ho yan, hanggat hindi approve ng Pangulo, katulad po ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, ngayon po si Pangulong Marcos, inayawan po ang online sabong. Oh, hindi ho nila. Oh, marami pong gusto hong magbalik operasyon ng online sabong, pero inayawan po ng bagong Pangulo. Oh, how much more pa ng inyo pong mga sugal ho dyan? Sugal lupa ang tawag ho doon. Naprotektado kayo ng inyo pong mga local official. Dapat ho ang pulis ho dito, hindi ho sila maging magamit ho. Lagi ho silang instrumento sa mga illegal na gawain. Ang laki ho ng ibinigay ho sa kanila, hindi naman ho lahat, ha, pasintabi po. Doon po sa mga pulis itong tumatanggap, di umano, na galing sa sugal. At yan po, sinabi po, ha, ni Senador Rapi Tulfo, na mahilig mag-ikot sa mga illegal na sugalan ang ilan natin mga pulis. Upang manghingi. O, di ba? Hindi po tinutukoy doon kung sinong pulis. Alamin po ninyo kung sino. Kaya napaka-imposible po ang inyong hanap buhay na may sugal, sasabihin nyo legal. Bakit kayo huulihin? Bakit kayo ipinatigil? Dahil illegal kayo. Kaya wag na ninyo. Kahit magtayo pa kayo ng grupo. Sabi ho nila, may grupo silang pipa. O, mga pipa. Ano na ngayon pipa? Akala ko sigarilyo. Yeah. Ha? Pipa na sigarilyo. Di ba?
ano man ang sabihin ninyo sa akin, sabihin ninyo sa akin na ako'y tumatanggap, ako lahat na sabihin niyo sa akin. Ba't ninyo sabihin sa mga pulis? Ako ba ang nagpapatakbo ng inyong illegal na operasyon? Ako ba may power para ipatakbuhin ang inyong illegal na sugal? Wala akong power. Oh, napagagalit lamang kayo sa akin dahil nakuhanan ko ng video ng ebidensya ang inyong illegal na sugal. Karakros nga lang ho eh. Tongis lang ho ng kapitbahay ko. Pusoy lang ng kapitbahay ko. Hinuli ng pulis. Tapos kayo hindi huhulihin. Bakit? Baka kayo'y naglagay sa mga pulis. Kaya kayo hindi inuhuli. Ayan ho, sinabi ho ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City, hindi ako tumatanggap dyan. At trabaho ng pulis yan. O, ang linaw po ng sinabi niya, ano sagot ni Congressman Rodante Marcolita? Mayor ka, local executive ka, local chief executive ka. Ikaw ang naglagay ng hepe mo sa iyong syudad. Hindi mo mautusan ang hepe mo na pulis para ipatigil ang illegal na sugal. O, diba ang linaw ho nun na sinabi po nila? Napaganda ho, bukas ho. Talakayin ho natin yan. Bukas, pag-usapan po natin yung ilan pong mga barangay chairman na hindi po nagsasauli ng kanila pong pondo. Oh, na, hindi ko alam po, binulusaban nila itong pondo nila. Milyonis ho ito, pondo ho ng sanggunian kabataan na dapat para sa mga iski. Hindi ho nila. Yeah, base po sa ating mga nakalap na impormasyon, siyempre po, ito pong reklamo po ng ilan pong tumatakbong kandidato na bawal po pasuotin o magbigay po ng t-shirt na may tatak sa kanila pong pagtakbo hanggang po matapos o hanggang po matapos ang eleksyon. So sayang po ang pera po na ginastos nito mga kandidato. Diba? Attorney George Garcia, ang chairman po ng Commission on Election, ano po, bakit ngayon lamang ho ito? Oh, kung noon pa ito, kung sakaling noon pa ito, hindi ko po nakikita na sa noon pa ninyo sinasabi. Yan ho ang pag-usapan natin bukas, mga kapitan, na hindi ginasta ng tama ang budget ho nila sa loob ng isang taon, Commission on Election at ito pong usaping illegal gambling. Pag-usapan po natin yan. Ngayon, bukas ang aking programa, kung mayroon po kayong mga abogado o maging pulis ho, na pwede kong makausap at magsasabi siya ng inyong negosyo ay legal. Sige ho, bukas ang programa ko. Kontakin ho ninyo ako para baka naman sakaling makakuha ko sa kanila ng tama. Baka ako ang mali. Hindi nga illegal ang sugal ninyo. Kasi sinasabi nyo may permit. Mabuti na lamang ho, hindi pa kayo nasilip ho ng Bureau of Internal Revenue o ng BIR. Mabuti na lamang ho, kasi kung nasilip ho kayo, isa pang kaso ho ninyo yan. Huwag niyo sabihin sa akin na nagbabahid kayo ng buwis. Anong klase buwis ang binayaran ninyo? Baka sidula. Buwis ng sidula. Di ba? Paano kayo magbabayad ng buwis? Hindi naman kayo katulad sa PCSO, sa Lotto, na nakikita ho yung pumapasok ng pera na tinataya ho ng mga tao. Ang PCSO ay sugal din ho yan. Kaya lang legal na sugal. Yun ho. Ano pang mga legal na sugal? Kasino? Legal na sugal ho yan. Ano pa? Yung sabong, traditional sabong, ibig sabihin, yung sabong sa sabungan, hindi araw-araw, sa isang linggo, isang beses lamang ho yan. Yan po ang mga legal na sabong. Pero kapag araw-araw na ho, kahit kaano pa kalaking sabungan ho yan, na sinasabi ho ninyo, bawal pa rin ho, nasa batas ho yan. Kaya sabihin ninyo, kung may mga abogado kayong magagaling ho dyan, na sinasabi ninyo, at sabi ninyo, legal kayo, may grupo kayo, sige, walang problema kahit 1,000,000 pa kayo sa grupo ho ninyo. Ang atin lamang ho dito, tama ba na nasa legal kayo? Patunayan ninyo. Kasi simple lamang ho, sabi ho nila, legal daw po ang sugal nila. Paano kayo naging legal na ipinatigil ang illegal na sugal ninyo? Lalo na dyan sa Bataan. O, diba hanggang ngayon, ang Bataan, walang sugal, probinsya ng Bataan. Dahil nga nakita po ng isang magaling ho, at magiting na napakatalintadong gobernur. Mabuti nga may gobernur na matino dito sa Laguna, walang matinong gobernur eh. Biruin mo, nagrereklamo ka sa gobernur, ituturo ka pa sa kapitan at mayor. Ibig sabihin, hindi niya kaya hong manduhan ang kanya pong mayor at kapitan. Siya po ang gobernur. Di ba? Huwag na ho nating istorbohin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Napakarami ng problema ho niyan eh. Di ba? Dito na lamang ho tayo sa ibaba. Mabuti, mayroon pong isang governor na matino.
Ah, ipinatigil, inutusan ko yung provincial director at lahat ng chief of police. Itigil ninyo, illegal yan. Sinabi ko na sa inyo, ayaw ko ng sugal sa probinsya ng Bataan. Oh, may nagawa ba kayo, pipa? Ha? May nagawa ba kayo, pipa? Ha? Tapos hahamunin pa ninyo ako? Oh, may nagawa ba kayo? Oh. Pasalamat lang kayo dahil yung mga pinaglalagyan yung sugal dyan sa Batangas, dyan sa Laguna, ay ang mga politiko dyan pumapabor sa inyo. Oh. Baka tumatanggap din nang galing sa illegal na sugal. O baka sasabihin naman ho nila, katulad ho kay Mayor Benjamin o Benji Magalong ng Baguio, hindi ako tumanggap. Eh bakit hindi mo maipatigil yung sugal? O lantaran na ho yan, binulgar ho ng isang kongresista ang sugalan ho sa Baguio City. Hanggang ngayon ho, operate pa rin ho. Naka-operate pa rin. Aha. Ah. Diba? Ah, diba? Tama ba ako, Rover Tadli, Mahilom? Watching siya. Diba? Kaya magtayo kayo ng hanap buhay na legal. Oh, para hindi kayo irereklamo. Oh, kasi kung legal ang inyong mga negosyo, nakita ho ninyo, legal ho ang pagtitinda ng bigas, sako-sakong bigas. Oh, ay hindi ho nila inilabas. Inording ho nila sa kanilang bodega. Ngayon, naging illegal na sila. Wala silang dokumento. Mayroon ho silang papeles. Mayroon ho silang dokumento na sila po ay isa pong bodega umaangkat ng bigas sa ibang bansa, imported na bigas o local na bigas na para ibenta nila sa mga retailers. Dahil nga po, inohording ho nila ang kanila pong sako-sakong bigas at hindi ho nila maibigay yung mga dokumento kung saan galing yung mga bigas nilang pinambili. O ngayon ho, anong tawag ho doon? Legal ba o illegal? O, wag na ho kayong magmagaling. O, wala naman kayong, alam mo kung matino lamang ang pulis sa bansa natin? Oo, totoo po yan. Kung ang pulis natin matino lamang, pasensya na po sa mga pulis. O, marami namang matino. Ha? Hindi po tinutukoy ko kayong lahat na pulis. Ilang pulis lamang ho. Lalo na po yung may mga lugar na may mga sugalan. Kasi kung matino lamang ho sila, yung mga illegal na sugalan ninyo, hinuhuli na kayo. O, naalala ko nung panahon ng dating Pangulong Noynoy Aquino, yung sinasabi niyong dilawan. Ang DILG mismo may sarili hong task force. Pag hindi ho ginawa ng kanilang kapulisan, oh, ang DILG, oh, Department of Interior and Local Government, nawala ngayon. Walang ginagawa ho si Secretary Binhor Abalos Jr. Wala hong ginawa. Marami hong nakasampang reklamo ho, sa kanya, pero wala hong nagawa. Walang ginagawa. Oh, imi-message ka lamang, ang inyong pong sumbong ay natanggap namin at ito pa-action na namin. Malaunan, makita mo na lamang, wala hong aksyon. Pero nung mga panahon ho, ng dating dilawan, pagbigay mo ng reklamo, antimano ho, ang task force ho ng DILG mismo ang huhuli doon sa mga illegal. Diba? Sabi ho dito ni Rover Tadli Mahilom, kumpare ko to, salamat sa iyo. Sabi dito, tamang-tama yan pare, lalo na sa lugar ng Batangas. O, sabi ho niya, kasi nga ho, yung pong mga governor ho dyan, mga pulis ho dyan, politiko ho dyan sa Batangas, maging sa Laguna ho, hindi naman ho lahat ng bayan ho. Oh, ito pong mga mayor natin, pasintabi po ha, may mga matinot, magaling ho na mayor. Pagka sinumbong mo, antimano, actionan ho nila. Mayroon lang po talagang iba. At isipin ho ninyo, mantakin pa ninyo sa kalukuhan nito. O, sa kahinaan ng utak nito, may pinag-aralan, pero walang utak, hindi magamit yung utak ng tama. May pinag-aralan. Sasabihin ba naman legal, binigyan niya ng permit, hindi pwedeng ipahuli. E si pulis naman, ayaw hulihin, natatakot kay Mayor. Maswerte kayo dahil mahina ang pulis ho natin. Dahil kung ang pulis ho natin magaling, totoo po yan, magaling, matibay, baka hinuli na kayo lahat, tapos na kayo. Totoo po yan, maski yung scam ho rito eh. Lantaran po sa social media, lumalabas po yung Bitcoin na yan at iba pa. Ah? Yan bang Bitcoin na yan? Legit ba yan? Legal ba yan? Ang transaksyon po niyan, tao sa tao? Nagbabayad ba ng buwis yan? Doon lamang ho, kasimple lamang ho yan eh. Kaya nga po naging illegal, kasi nga po wala pong pasok po doon sa batas na bawal. Pangalawa po, hindi nagbabayad ng buwis. Oh, yun po.
Basic ko lang ho eh. Basic na basic ko eh. Old school. Isipin ho ninyo, old school kahit batang maliit, alam ho na, nakita ho ninyo, may nagkakarakrus sa tabing karsada. Anong sabi ng mga batang nag-aaral? Maliliit. O, kindergarten lamang ho ng mga bata. Isipin ho ninyo, kindergarten, may utak pa kaysa mga alagad ng batas. O, pagdaan ho nila, hoy, bawal yan. Ba't kayo nagkarakrus dyan? Huhulihin kayo ng pulis. O, sabi ho ng kindergarten ha. O, mabuti pa yung kindergarten, may utak pa. Nagamit ho yung utak nila. Matalino pa. O, may nag-tongits ngayon. May nagpusoy. Oh, laro-laro lamang ho ito. Oh, anong ginawa? Oh, nadaan yung bata, minor de edad. Hoy, bakit kayo nagsugal diyan? Naglarong baraha sugal, may pusta. Bawal 'yan, baka mahuli kayo. Makita ho ninyo, ipagkwento niyo sa pulis 'yan. Makikinig ang pulis, babaliwalain lamang ho. Lalo pag mayroon ng timbre sa kanila. Oh, may nagsabi nga ho sa akin, iba na ho ngayon, Sir Jojo. Lantara na ho. Dati-rati ho, yung mga sinasabi ng timbre, kolektor ho. Kolektor ng mga pulis. Abay, nagulat ako, may kolektor palang pulis sa illegal na sugalan. Kaya naniwala tuloy ako kasi naduropitulfo na ang mga pulis nga nating iba ay walang ibang ginawa kundi mag-iikot lamang sa illegal na sugalan pati sa mga druga. Ayun, sabi po ni Senadoropitulfo. Paano ninyo ako mababali dyan? Siya po may sabi. Dalawa ho yan, isang senador at isang kongresista. Mga mababatas ho yan. Kaya hintayin ho ninyo kapag pinatawag kayo, doon nyo malaman kung legal ba kayo o illegal kayo. Okay. O sige, hanggang dito na lamang muna tayo. Magandang hapon din po sa aking paring Ed Pacunio. Watching pala siya. Paring Ed, salamat po. Hindi ko kagad nakita yung pangalan mo. Okay? At ito'y lumagpas na ho tayo ng 8 minuto. Sige, thank you. Bukas muli tayo ha. Magandang topic natin bukas. Bakit? Mga kapitan, na ang pondo hindi ginamit ng tama. Kung ako lang ho may mga dokumento nito, mabuti may nagbigay sa akin isa. Inireklamo ko po sa Commission on Audit. Kaso lang hanggang ngayon wala pa hong reply sa akin. Ang Commission on Audit, hindi ko alam. Baka siguro maraming nag-complain sa kanila. No? Kaya hindi kagad na-actionan. So, kung talagang marami at sobrang dami, magdagdag ho kayo ng mga empleyado. Yung pong inyo pong confidential fund, intelligence fund, na sobra-sobra, na hindi naman dapat bigyan, ibigay nyo pong pondo ho sa iba't ibang mga ahensya na nagkukulang po na kanilang empleyado, trabahador. Ang laki-laki ho ng mga confidential fund doon ninyo. Mabuti na lamang ho, bukas ho, talakayin po natin yan. Dahil ibibigay na lamang ho, doon ho sa talagang totoong dapat nagagamit ng confidential fund. No, dito po na dahil yung vice president ho natin. Ako ho, neutral lamang ho ako eh. Sabihin na natin na nakasuporta ako kay Inday Sara. Nakasuporta ako. Pero pagdating sa mga ganyang bagay, hindi ko pwedeng suportahan yan dahil pera ng taong bayan yan. Waldasin mo. Ang dami-daming naghirap, 'di ba? Okay, sabi ho dito ni Ingat Idol, salamat po ha Oscar Astada sa Lipo. Thank you po, hanggang dito na lamang po tayo. God bless po sa inyo lahat. Salamat sa mga nag-share. Share nang share lang po kayo. Thank you. Bye-bye. Bye-bye sa inyo at magandang hapon po. Mapagpalang hapon sa ating lahat. At Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the glory. God bless. Bye-bye. Adios amigos, mga manet manoy. See you tomorrow. Kaganda ng kwentuhan natin. Sayang at sobra tayo sa oras. Thank